may 7 days akong palugit, pero kinulog nila ako ng dalawang araw sa bahay. Una-una may backup ka ng consumate eh. Hindi tapos, ko naman talaga ginusto ka rito kasi first time din ako dito. Siyempre ganun lang talaga. Ano eh, swertehan lang talaga dito. So pag sinwerte ka, Sunday. So, ngayong araw po, may mission kami ni Beth, ng Amiga. Kasi, malapit na yung Holy Week. Oh, kasi kailangan daw mag-sacrifice. Hindi pa naglilinis din. Buhay ng OFW. Yes, guys, seryoso, may mission kami ni Beth. Kasi, meron kaming bibigyan ng tulong na humihingi kahit pagkain, kaya pupunta muna kami sa palengke para ano, bibilhan namin ng ano ng madadala namin pagkain sa kanya. Ano bibili natin eh? Ayan, dito muna kami sa market. Agency
Di ba may ano ka na? May amo ka na ngayon? May magpipirma? Yan po, yung Japanese po daw yung lalaki, tapos Taiwanese ang babae. Ang bahay daw nila, andun daw sa may ano, sa airport po. Sa may airport? Gagabi, sa Tongchong? Malapit kami sa Tongchong. Okay lang. Okay lang po eh. Hindi, at saka sa ano mo, at saka sa sitwasyon mo, kung sino ang mag-sign, o po nang masyadong magpipili. Hindi naman ako nagpipili, oo. Kahapon may magsasign na sana. Oo. Pero ano ko lang sa matanda, sabi ng agency, wag lang yan, mahanapan ka namin. Kasi na-trauma na ako sa amo ko, kung mabalik ako doon, yung matanda kahapon, para matutrauma na naman ako agad sa kanya. Kasi napaka-maldit lagi. Ilang buwan ka na ba sa amo mo? One year na. One year? Noong March 17, nung pagbaba ko, 1 year na talaga ako. First time mo? Oh. Kaya, sa ako sa atin? Sabi niya na. Ganyan lang talaga, pero kaya mo yan. Bagay kung anong nakabutang sa computer nakalagay, yun na yun. Buti nga sa'yo, Thomas, ang lapses mo, bibigyan ka pa ng 70s kasi hindi mo naman pala alam. Ano ba nangyari? Nag-break contract ka? Nag-break contract ko noong December 16. Tapos dapat baba ako ng January 16. Nagbigay ka ng sulat sa immigration? Hindi. Nagbigay ako sa amo ko. Sa amo? Siguro, si amo ang nag-endorse na yun sa immigration. Alam ka naman ako kasi hindi ako nagbigay. Noong time na yun, pinat ng immigration ng visa. Nag-cancel yung amo ko, pero hindi yun kinansila ng immigration. Continue yung termination. Kaya nga, sabi nga ng Polo, declare niya, nung tinanong niya sa immigration, hindi kasalanan ng empleyado, kasalanan ng amo. Kasi siya ang naglagpas. Kaya nga sabi, hindi ko talaga alam. Kasi babasahin ko sa email ko, walang email na nangyari na galing sa immigration. Kundi ang email, dalawang email na binasa sa agency ko at sa amo ko, pero wala silang reply. Parang gusto lang nila ba sila yung bumuo ng sarili nilang gobyerno. Huwag kang umalis, Maya, kasi kami na ang bahala sa'yo. Yung pinapangakuan ka, tapos wala namang nangyari. Magkulong ka lang dito sa bahay, magkasahod ka naman, gagawin nila akong TNT. Gagawin ka nilang ano? Kaya, doon ako nang laban. Doon ako nang laban at tumawag ko sa welfare. Kaya welfare ang naging kausap niya. Sinabi niya, kung hindi mo papalabasin ang katulong mo, manilihado ka rin kasi ikaw ang may kasalanan ito. Kaya, on that time, kasi overstay ko eh. May 7 days akong palugit, pero kinulong nila ako ng 2 araw sa bahay. Kung hindi ako humingi ng tulong ng Polo at saka welfare, hindi ako ma-rescue sa bahay. Hanggang maglagpas ako nang maglagpas doon. Buti na lang yung mga kababayan natin, sila nag-misis sa ganito yung numerong gagamitin mo. Yung mga simbahan. Sa simbahan ako humingi kasi nakasimba ko ng isang misis dito. Doon,
sa JL daw yun sa Taiwan, I think, JLO. Siya ang naging, ano to, siya yung naging way ko na nagpasa sa akin. Yung mga kasama ko, sinabihan ko na, kung pwede tawagan nyo ng pulis, sabi nila, hindi kasi baka madawit kami niyan. Pero hindi naman pala yun tama. Dapat pala yung mga kaibigan mo, sila ang magtatawag ng pulis. Kasi mas naging delikado kung ako ang tatawag. Pero hindi yun ginawa ng mga kaibigan ko. Medyo meron akong pagkaano sa kaibigan ko kasi ganitong nangyari sa akin. Hindi nila ako ni-rescue. Kasi ako, nung nangyari sa kanila yan, oo, hindi talaga ako nagdadalawang isip. Hindi sila off ngayon. At nag-support din naman sila gaya ng mga anong gagawin kasi silang mas matagal sa akin dito. Pero parang nawala din ako. Kaya nag-add ako ng DWC, OFW, o in-add ako. May mga grupo na andun batch ko sa Cebu. Sila na yung nag-add sa akin na dito ka pumunta, i-post mo yung nangyari para mas maintindihan. Naano po, nabasa ko yung dumaan sa wall ko yung post mo. Kaya, pero tayo May mga nag-comment na, syempre hindi naman kasi alam kasi hindi ko talaga binigay yung number ko. Kasi nag-advise lang naman yung ibig kong sabihin. May mga nag-comment ng mga bad comments sa baka modos, baka ano. O kaya may mga kaibigan akong nag-ano sa kanila na kilala namin yan. Alam namin kung sino siya. Alam namin kung kapit. Pagkatanong to, pamasahin mo to sa ano, MPR. Thank you, Tiha. Salamat po. Ayan yung ano mo, dadami. Pagkain mo sa iyan, para ano, para ikaw ay hindi mo na problemahin. Salamat pagkain. Salamat. Baba, mag-iingat ka ha, kasi syempre medyo kubero ka yung mga papers mo, baka ma-misplace mo. Kasi may mga cases ngayon na kung kailan pa yung magsasign, doon pa nawala ang passport, yung mga ganyan. Kahapon nga, kamuntikan nga. Bakit? Hindi ko alam kasi, naano na ako kasi doon ako sa Wampoa. Alam nga naman hindi ko, it's been inside ko. Parang inano nila ako na nagsisinungaling. Sabi ko, ma'am, kung kayong nasa kalagayan kong naging trauma ko, maiintindihan siguro niyo ako. Buti nga dito ako napunta, may nag-send ng message, dito ka pumunta. Nung pumunta ako, naiintindihan ako ni sir. Kaya tinulungan nila ako. Hindi talaga nila ako pinauwi hanggang gabi, hanggang hindi ako makikita ng ako. Sabi niya, huwag kang pumuwi, tutulungan kita, hindi ka makauwi sa Pilipinas. Hindi yan. Kasi may backup ka ng ano eh. Una-una may backup ka ng consulate eh. Hindi ko naman talaga ginusunga rin. Kasi first time din ako dito. Siyempre ganun lang talaga. Ano eh, swertehan lang talaga dito. So pag sinwerte ka, hindi ka nga masasamahan sa agency ba? Kasi baka loaded dun eh. Bawal din. Pipirmahan lang naman ko ako kasi naawan din yung Taiwanese na naging sitwasyon ko. Sabi ko, ma'am, kayo na ang panungin ko lang. Sis na ako. Hanggang bukas, pwede na akong umuwi. Pero paano ako umuwi? Kasi hindi binigay yung ticket ng ako. Kaya sabi na... Ay, hindi pwede. Pag nabermahan ka ngayon, dumiretso ka sa polo mamaya. Okay na yun. Kasi sabi ko sa polo, sir, kung papuntahin niyo po ako ng agency, pati natatakot ako. Kasi sumisigaw si Goyo. Yung nasa stock doon. Sabi niya, binaligtan niya ako. Dapat magbayad yung pay because hindi mo naman, hindi ka naman pagbabayad ka ng 4,630 kasi ikaw yung bumaba. Hindi ka naman sabi pero ko ka naman nag-break eh. Sabi ko, hindi kasi naman talaga. Kasi immigration na talaga yun eh. Amo at saka agency, magkano yan. Sila nga, magkakampi sila. Magkakampi sila. Kaya nung time na yun, siguro na yung nag-ano nga, ako nang bahala, maghanap ka na lang ng amo at saka agency, tapos tatawagan kita, pag open ang pulo, tatawagan kita. Kaya parang abogado na yung tawag niya kanina, ipapatawag daw yung agency. Ipapatawag yung agency ngayon, para doon na magbabayad sila. Kasi nasa agency na daw yan ang pera eh. Oo, nasa agency ng pera niya. Baka ayaw nang makikita. Ang sabi kasi ng agency, 2,000 na lang daw ang ibigay sa akin. Bakit? Ay, may air ticket pa yan. Oo, plus ticket daw, 2,000 na lang. Salary mo, Mike.
Kaya nga, sabi nga ni Polo, sabi ko, Senta, tanggapin ko na lang yan. Jesus, oh, wala. Pero sabi ni Polo, huwag ko daw tatanggapin. Kasi karapatan ko daw yun. Kasi hindi naman ako nag-pray. Kaya pinaglaban nila ako. Kasi ako yung bilang, walang kasuhan, walang ano. Walang tanggap ko. Kasi magtatrabaho na lang. Naman ang Polo, may backup ka na. Wala naman ang Polo. Inano ko talaga sa agency, hindi ba maapintuhan ang pag-apply ko? Sabi ka, walang maapintuhan. Pira mo yan, inarbahuan mo yan, kukunin mo yan. Kung anong dapat na sinasabi ng Polo, yun na yun. Huwag mong sasabihin na tatanggapin mo yan 2,000 HK. Hindi. Kasi hindi ikaw ang bumaba. So, mamaya, pag-assign na kayo dyan, okay na, punta ka na ng Polo para ano. Pero talagang ito ang babaya natin to. Talagang mahirap ang buhay dito. Ayan. Salamat po. Huwag mong kakalimutan. Baka marami din ditong ano sa Central. Kaya nga sinabi nga ng kasamahan natin doon. Huwag mong ipapalikod yung bag mo. Oo, mag-iingat ka. Ngayon lang kasi ako pumupunta dito. Kasi kulam lang talaga ako. Dito ang napakaraming ano. Kasi loneliness ako. Kaya hindi ko alam na maraming tao paglikod. Pati yung mga konti-konti ano lang. Makausap ka lang ng ano. Dala na niya yung dala mo. Salamat po. Pag-pray ka na lang namin. Salamat po. Punta na po. Hindi tayo mag-ano. Pwede na mag-almusal muna eh. Kaso ano? Makamalit ka pa. Naging first priority nila ako ngayon. Kasi oo, priority ka niyan. At ito yung naging sitwasyon ko. Ah, sige, sige. Salamat ka na. Salamat ka. Ingat ka. Hirap ng buhay. Tignan natin dito. Ayan o, agency. Ah, di. Hindi kasi ako nag-agency. Sobrang ano, swertehan lang talaga dito. Pag minalas-malas ka, aare. Ingat ka, ingat. Ingat ka. Dito ang agency niya. Yeah, ano naman niya yan sa ito? Ano? Ha? Chat ka naman niya. Ako naman yun. Oo.